Oh. Nakakaawa na daw ang mga anak ni Mary Ann, kaya tutulungan daw. Wee! Eh kung tutulungan, edi mas maganda. I-settle niya na rin yung mga na-complainan. Laban-laban, nakakaya naman ng mga nagre-reklamo yan sa mga iba pang tumulong na tahimik lang. Diba? Diba? Sabi ni President Doliwa, Sis K, preno mo ha. Huwag puro cambio, bubusinahan kita dyan sa taas. Loyalty is the best ng samahan and worldwide, sabi ni Ma'am Cabrera. Ma'am Ninita Lopez, tama po, available ako kasi isa kami sa tumulong din dyan at si President Clarita, grabe sila ha, kalarki sila. Nasa asahan ng mga mag-heart at like dyan, mga nasa kabila. Yes, tama. President Mamerto, may pasalot-salot. Pasok pa ang mga panggap na mga unyang o mga solid basher. Meron tayong nagsend sa atin ng video. Tingnan natin kung kaninong video ito. I hope na makasagap tayo ng okay, RIP Team Kuling. Uy, bakit walang audio to? Okay. Ako naman po pinabalita ng paano namatay? Di po ba ay nagtatakita? Oo. Ako naman po pinabalita ng pinasakit. Ako po yung nag-aayos dito sa Batangas sa bahay niya. Naka-oxygen na po, may pneumonia daw yun noon pa. Pero parang nasend sa akin yung x-ray still parang tubig yun ang baga eh, kasi putay-puti. Oh. Sabi pa may nagdulas yung isa, may tuberculosis daw. Oh. Tapos po hindi na nagdulas si ano, dinala pala dito sa Batangas. Si Marian. Ko alam po. Si Marian. Apo, mag-anak. Dinala dito, namatay sila kahapon. Sino po sila? Sa akin, Mary Ann lang. Si Kuya Nestor. Okay naman po nandoon sa ano. Hindi ko lang nakausap, pero nagpunta ako sa cremation kanina. Ah, kailan na wait si Mary Ann? Ayun po, patapos na po ako. At 7 PM ang cremation. May number ka ba ni Tay Nestor? Ni Tay Nestor? May number ka ni Tay Nestor? Wala po. Okay. So, ayun yung Marites na ating na Marites na pinatunayan na namatay na nga at cremate. So, kung totoo man yan, rest in peace. Namin kay, ano ang masasabi mo? Eh, ganun lang. RIP, rest in peace. Eh, wala tayong magagawa. Ganyan ang buhay. We have to accept it, di ba? Ay, nako. Ganyan talaga. Sabi ni Ma'am Gloria Mesa, tutulong sila na may dobling kapalit. Siniswerte ba sila? Totoo daw ni Morn, napatay na. May nakita ka bang ano? Kasi kirinimate nga daw eh. So, sige, tingnan na lang natin sa mga susunod na pagkakataon kung may mga lalabas pa ng mga article or regarding sa pagkamatay ni Miss Marian. So, mas dapat mentayin, baka tumakas lang mga, sa mga utang niya, nagtatago yan sa bukid. Hello, Ma'am Ems. Basta kayo, may love shoutout sa inyo. Sabi ni Ate Hanager, nakita daw ni Yama, pinakita daw ni Nestor, kaya sobrang iyak niya, pero pinakiusapan daw ayaw na huwag ipakita ang picture. Nakita ni Yama, pinakita daw ni Nestor, kaya sobrang iyak niya, pero pinakusapan daw niya. No? Bakit kailangan itago? Yes. Diba? Bakit kailangan itago? Kung ito ay sa makabilang buhay, dapat maipakita sa mga tao, pero bakit huwag ipakita ang picture? Bakit? Ano meron? Patay na yung tao eh. Diba? Balita ko si President Dong daw sinisisi sa pagkamatay niya. O, bakit si President Dong na naman? Kasalanan daw.
Bakit sa presidentong ang may kasalanan? Siya ba ang komite ng buhay? Si Yama nga ang sobrang nambalahura dyan eh. Yes. Si Presdong. Si Yama. Oo. Si Yama ang sobrang sumira dyan. Hindi si Presdong. Ano ba itong mga to? Ba't binabaliktad niyo lagi ang istorya? Kayong mga tao na dyan na laging nambabaliktad. Antayin yung babaliktad din mga mata ninyo, ha? Mega love shoutout Ma'am Ruchi Ragay ng FFC Italy, diba? Mega love shoutout FFC Worldwide Team FLM Solid Supporters at sa lahat ng mga nasa comment section. Mabuhay Idol FLM. Sabi ni Mami Karen, this ex-FFC IBP, he probably can walk without anybody looking. Ay, hindi ko, Mami Karen, hindi ko po alam ang status niyang tao na yan. Lahat ng likes at heart ay nandun kay Pukels. Tama. Nakakatuwa si Limon. Ay, Mami Linda, bakit po ako nakakatuwa? Ma'am Sharon Agoncillo, mega love, shoutout sa inyo dyan. Sabi ni Ma'am Tel Gumpak, wag po tayo maniwala agad kung patay na ba siya or hindi. Not unless may nakakita, pero kung sabi-sabi lang di ni Ama, di natin alam. Grabe kasi manigarilyo si Mary Ann nung nagla-live pa siya, panay ubo niya, naninigarilyo pa siya. Parang something fishy, ayoko sabihin dito. May naamoy si President Flor. Rest in peace to her, sabi ni Mami Karen. Sabi nga sa Bible, mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. RIP Mary Ann, kung totoo man. Sabi ni President Mamerto, baka naman pinatay lang ang kanyang katauhan. Di natin alam kung maraming ganyan. Ay, pinanong sa kanya kung totoo. Focus na tayo ulit sa letter ni Judas XBP. Sana siya pinin, Tolomar! Sige, balikan natin. Himayin natin. Makiat ka kaya dito. Ano, Mami Kay? Sabi ko, umakyat ka kaya dito, Mamerto. May hagdanan dyan, President. Dito ka mag-salita para ilabas mo ang iyong tunay na nararamdaman. Oo, Hirap mag-comment, magta-type dyan. Hindi, tsaka nahihirapan akong i-ex yung damdamin pag binabasa yung sulat eh. Kasi kaya nagagalit sa akin yung mga tao eh. Yung mga tao na doon sa kabila, nagagalit eh. Kasi katulad dito, babasahin ko to ah. Pwede ko itong basahin ng ganito eh. Sabi ni Utol Muhammad Salami, kawawa naman yung mga investors niya. Matitiway lang, RIP lawlaw. Pwede kong basahin ng ganyan, walang kabuhay-buhay. Binasa ko ng winnings yan, ganito ang banat dyan ni Utol Muhammad. Kawawa naman yung mga investor niya. Matitiway lang, RIP lawlaw. O, di ba? With feelings eh. Sabi ni Ate Hannah Girl, nakakaawa daw kasi ang itsura ni Mor. Nakakaawa, oo. Sabi ni Ma'am Gustavo 28, dapat mauna si Makmak. Magbalita dyan, patay na ang nanay nila. Tama. Bakit may balita ba si Makmak? Wala. Sabi ni Mami Ibi Milan, Sir Lemore, tuberculosis ang ikinamatay, nakakahawa. Kaya krenimate. Okay? Naloko na. Tawanan na lang natin sila, Tay Dong. Puro fake news. Sabi ni Andraste, minura nga ni Yamantot si Sir Dong at boss. Grabe ang ginawa ni Yamantot at Alpantot. Sabi ni President Maribel, nako kay Sir Dong na naman ang sisi. Ano alam ni Tay Dong doon? Kilala ba niya si Laulaw? Tama. Sabi ni Ma'am Lilia Tumamao Alviar, kung na-cremate ni Mark COVID yun, comorbidity ng diabetes, sabi lang nila, pneumonia. Okay? At yan, pwede, no? Pwede, baka COVID nga. Hindi natin alam eh. At yan, tinanong ni Weng Lam si Yama, Yama, di ba yung mga gamit ni Laulaw ang una mong sinunog? Hindi sumagot si Yama. Bakit? Di ba? Sabi ni Mami Linda Cepeda, tama. Sabi ni President Liwa de la Cruz, rest in peace, Miss Mary and Victory.
Request ko lang, hilain mo na lahat ng mga basher ni Sir FLM, please. Ma'am Nurnor, kaya gumawa na tayo ng kabutihan kasi hindi natin alam kung gigising pa tayo kinabukas. Yan nga ang palagi nating sinasabi, Ma'am Nurnor. Sabi ni Boss FLM, minsan lang tayo dumaan sa buhay na ito, gawin na natin ang tama. Kaya kailangan everyday watch yourself sa paggawa ng yung ginagawa. Oo. President Noliwa, second motion. Ako sa wish mo. Ma'am, Pustapa 28, patay na si Mary Ann. Buhay pa si Sir FLM na binalahuri niya. Asa na yung White House mo, Mary Ann? Wala na yun. Ma'am, tell ko back. Sige, sige, President Mamerto, para dalawin ng mga bashers. Ha, ha, ha. Sabi ni Mama Rebel Del Pintor ng Singapore President, hudas talaga yung Sunny na yan. Pakilinaw po kung sino Sunny. Baka mamaya si Kuya Sunny ang iniisip ng iba. Pakilagay tunay na pangalan. Sabi ni President Mamema, Netco Cisco Rameng, nakinig at comment lang muna ako, may bagyo ngayon dito sa mga signal number 8. Oh no! Malakas yan. Grabe lakas yan, ha? Category ano yan? Category 8. Uh-huh. Baka prank lang yan, to see is to believe, sabi ni President 4. Oo. Madam Bergigi, shout out. Sabi ni Mami Kay, Yamatan, one of the most liar, dishonest, drama queen, idol, FLM ever, employee. Sabi ni Mama Amelia Palabang, kaya nga po, maigsi lang ang buhay, ubusin pa rin natin sa walang kabuluhan. Yes. Sabi ni Ate Tasamira, FFCI UAE President, nagtatago lang yun. Sabi ni Mami Mustafa 28, paunti-unti na namamatay ang mga bashers, sunod ka na bungo! Nga, nga, nga. Nanahimik yata ng dalawang araw. may niluluto na naman yan. Sabi ni President, Vice President Salome Masapol, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan ni Layama para may manood sa kanila kasi kailangan ng pera kasi kung talaga namatay na yan, malabong mailihim yan sa mga tao. Mm-hmm. Vice President Marisa Buko, mega love, shoutout ni Limor, SK at sa lahat ng nasa comment section. Sabi ni Mami Cora Reyna, hindi pa tayo sure kung totoo yung patay na. Sabi ni Ma'am Sharon Agoncillo, mga tanga, bakit nyo isisisi kay Sir Dong? Una, yung sisihin mga doctors, bakit hindi nila ginalingan para malunasan ang sakit ni Mary Ann? Sabi ni Ate Anagar, di pala talaga nagpapanti si Yama, may video clip ako. Sinabi niya, wag kayo mag-comment ng out of topic, Ate Ana Girl, kasi nandidistract yung topic natin eh. Oo. Oh, bakit pati magpapanti, anong kinalaman natin dyan? Huwag ganun, huwag ganun. Narinig ko. Ay, naka. Bakit ang dasko? Bakit pati yan pagsisinungalingan if ever? Ay, naku. Mga tao walang magawa sa buhay. Ay, ito po. Saan ba galing to naman, Ate Honey Girl? Saan ba na pagkukuha itong mga picture? And if ever na, sige, sabihin na natin na totoo na. Rest in peace. Miss Mary Ann. Sabi ni Madam Bergigi, kapag masamang damo ay matagal bago mamatay, kaya si Alpamonyo hindi pa mamamatay yan. Sabi ni Alpamonyo, sa daw ay taong takot sa Diyos, sinungaling ka, Alpamonyo, grrrr, 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 grrrr. Ginagamit niya ang Diyos niyan. Ay, nako. Hindi na natakot. Sabi ni Ma'am Tel, Ate Hannah Girl, Marites ka. Ahaha. Mary Ann, sa langit walang nang beer at Yossi. Dito man sa, lang sa comment, ako makabawi sa ginawa niyo kay Sir FLM. Sabi ni Ma'am Sharon Agoncillo. Kasama nga sa video clip ni Mark. Wala ka naman sinend na video clip. Picture lang to na may payat siya at may mga sugat. Asaan yung video clip? Wala. Wala kang makita na video clip. Man, ano to? Bakit may picture ako nakahigaan?
Ano sabi? Sabi ni Ma'am Teens, bibisik at kahit ano ikinamatay ng isang tao, pwedeng picturean o kaya i-video. To see is to believe. Yes. Eh, ang tanong, bakit ayaw na ipakita ni Mang Nestor? Hindi ko alam kung anong dahilan, no? Limor, anong idlini siya niya makahapon? Sobrang iyak niya niya nga. Galit na galit siya dyan, di ba? Kami kay galit na galit siya dyan, di ba? Oo. Pinagsusunog nga niya yung mga pante. Galit na galit siya. Bakit how come suddenly? Suddenly na naawa ng husto at ganito-ganito, di ba? O di ba, ikaw ang nag-instigate ng galit ng mga tao kay sa kanya dati, yung mga supporters. Kaya magkandarap ang mga supporters dahil sa mga pinagsasabog. Ikaw ang galit sa kanya. Marami siyang pinataguan. Wait pa natin next week, ba? May susunod na rin ang mga high blood na mga Bariles. Nakakaawa na daw mga anak ni Mary Ann, kaya tutulungan daw ni Alpan. Nakakaawa na daw ang mga anak ni Mary Ann, kaya tutulungan. Eh kung tutulungan, eh di mas maganda. I-settle niya na rin yung mga na-complainan. Di ba? Para ano, para at least natulungan niya na yung mga anak, natulungan niya rin yung mga complainant, di ba? Ilang million ba yung pinag-uusapan natin dito? Sabi lang yan. May nilulutok lang silang patahe, kaya huwag bibili. Ano, go ahead, mami ko. Sabi lang ni Alpha yan, kasi wala nang mga viewers. Wala kayo. Magaling mag, ano yan, magkwento ng pagong si Alpha. Hoy, kwento mo sa pagong. Hoy, kwento mo sa mukha mong rough road. Ikaw na lang sa kwento mo. Mami kay, tutulungan nga daw eh. Eh bakit hindi niya unang tulungan yung mga complainant? Diba? Yes. Sabi ni Mami Teresita, si Ronnie, kumukuha lang yata sila ng attention ng mga tao. Pwede. Yes, yes. Oo. Sabi ni Ate Anna Girl, si Yama daw nakikiusap sa mga utangan ni Launaw, napatawarin na siya. Ha? Eh di gawin nila. Hindi. Ano ba to? For the sake of human reason na makikiusap siya doon sa mga tao na patawarin. Kasi para sa akin ha, kung halimbawa isa ako sa mga investor at nawalan ako ng pera dyan sa sistema na yan at nalaman ko na namatay na wala namang problema eh. Yung pagpapatawad na ando sa tao na yan. But Lemon, bakit ka na naman biglang makikialam sa kanila? Eh, right. ikaw nga ang sumira ng buhay niya ng husto, pagkahustusto, di ba? Ikaw ang nag-public sa pamumuhay ni Mary Ann na kung ano-ano, anong ginawa niya, kay Bold. Di ba? Ikaw mismo, Yama. Ano na namang kadramahan mo? How come suddenly na gusto mo na namang patawarin sila at gusto mong, at saka bakit ako'y nagtataka naman ha, sa sarili ko lang ha, nagtataka naman ako, meron ka palang kontak kay sa asawa niya, samantalang G ka sa mga yan, how come suddenly na may kontak ka sa kanya? Tama. Okay, fine, siya'y namatay, siya'y nagkasakit, blah blah blah, but come on, so meaning talagang nagdrama kayo. Ha? Nagdrama kayo talaga. Ngayon, dagdagan mo pa yung binubuo naming puzzle, Yama. Kung talaga naman, sabihin mo na kami sinungaling. Diba ikaw ang tanim sa loob? Oy, sinabi ko na yan ha. Narinig mo sa bunganga ko mismo. Ikaw ang tanim sa loob. Sa buhay ni FLM. Sabihin mong hindi. Sa anong paraan na hindi? Hindi ka pa nagtagal kay FLM, nakulong na. Ba't ang bilis-bilis? Ba't ang bilis malaman nasaan yung bag niya, nasaan yung mga ano niya? Diyos ko, nasaan ang pera niya, nasaan ang ganito niya?
Eh, di ikaw nga ang tanim sa loob. Ay, nako. Huwag mo nga kaming diba? Bulahin niya, maoy. Sabi ni Madam Virgie, hindi na matutulog lalo niyan si Alpha dahil kailangan niya magnako 24/7 para tulungan si Lalaw. Tama! Sabi ni Mami Shoney, hindi kaya sinasabi may magbigay at magpalipad? Hindi ko po alam, Mami Shoney. Sabi ni Ma'am Sharon Agoncillo, naku naman, Canestor, bakit ayaw ipakita ang bangkay ng asawa niya? Maigi nga kung makitang patay na para hindi na sila sisingilin. Tama. Yes. Mega love, shout out, Ma'am Melody. Pwede ganyan. Lemor, pwedeng ganyan. Pwedeng gawin nilang ano yan para maraming ano, magpalipad kasi wala nang nagpapalipad, di ba? Ito topic nila. Pwede, pwedeng ganyan. Mm-hmm. Oh, tutulong tayo kay Mang Nestor and then blah blah blah. Oy, mga ulol kayo ha, gamitin niyo pa pati yung patay na gamitin niyo pa. Tumigil mm-hmm. nga kayo, mga ulupong kayo. Mm. Ipaldaw mo gimenen kay Jay Santa Fe at Chupanga. Ate Anigar, namatay na daw ang tao at napagdusahan na daw. Kalokohan, visit ang mga yan. Sabi ni Ma'am Tins, bibisit, tama, kumuha ng attention.